Samantala, eto na. Uy, guys, maaga to. Alam mo, kanina mo pa yan. Come true. Kanina mo pa yan hinihintay. Okay. Namimunggo kasi. Certified banyaman at nakakayaman ang susunod dating ibibida. Yan ang kitang-kita, ang kita sa Kapampangan, chicharon. Aba, basta pagkain, tapos Kapampangan, laging masarap. Oh, super, oh, always yan. Grabe, love. Nakuha na naman itong pinadala mo. Ayan na, malutong at masarap nga. Gano'ng katagal ba ang shelf life? Sausuka. Shelf life. Nako, eto na ang shelf life niyan. Good morning sa inyo. Ang shelf life niyan ay pwedeng umabot ng 1 week sa room temperature. Pero kung halimbawa hindi niyo maubos ito, no, yung isang balot ng inyong chicharon, edi ayusin niyo lang po yung pagka-seal. But of course, with you guys, hindi yan naabot ng isang linggo. At kapag naman po yan ay niref nyo, pwede raw umabot yan ng isang buwan. Wow! Ito naman ang tanong ko, anong mas type nyo sa chicharon? Pinapapak o inuulam? Inuulam! Ako ang pinagusto ko sa chicharon yung tunog, kaya i-record nyo na lang. Diba? Tunog lang eh. Ang sarap, ang lutong lang. Oy, turuan mo naman kami magkaroon ng malutong nakita. Ay, nako, eto na ang pag-uusapan natin, Susie. Very good yung question mo na yan. Nako, eto na nga mga kapuso, isang magapok na abayak. Tama ba ako doon? Na abayak sa inyong lahat, mga kapuso. Malutong na umaga sa inyong lahat, mga kapuso. Nako, eto na! Ibibigay na po namin sa inyo ang malutong at masarap na Kapampangang chicharon or chicharon Kapampangan dito sa Guagua, Pampanga. At para irhirit po yan at bida sa atin, makakasama po natin si Miss Ruth Galan Serrano para po ipaalam sa atin paano ito ginagawa. Pero ibigay muna natin yung mga ingredients. Ang mga ingredients po ay karne ng baboy, mantika at asin. So tatlo lang po talaga yung ginagamit yung ingredients. Okay, start na po tayo. Dito tayo mag-start sa kanilang paggawa, ma'am. Ay, ang mayabak po. Ay, gusto ko yun. Mayabak. Eto, ma'am, ano po yung hawak nyo ngayon? From fresh meat po. Mm-hmm. Iluluto po namin ng 2 to 3 hours sa kumukulong mantika. Okay, 2 to 3 hours. Okay, ma'am, ang gamit nyong parte ng baboy ay ano po? Liempo po at o back fat. Bakit po yung parte na yon ang ginagamit po ninyo? Kasi kitchen, po, meron po siyang balat, may taba, at saka may laman. Yun ang perfect combination. Opo. Para maging masarap po yung inyong chicharon. Opo. Ay, very good. Okay, pagkatapos nun, napakuluan natin ng 2 to 3 hours. Ano po yung isusunod naman po natin, Nay? Ayun po, yung luluto po namin, magiging half-cook na siya. Yan yun, yung opo, nasa planggana. Yan, okay, half-cook na yan. Half-cook namin. Palalambutin po ng 10 to 20 minutes. Minutes! Opo. Ayan. Bakit mo kailangan palambutin, ma'am? Para po maging crunchy siya pagluto. So, kumbaga, tatlong proseso po yung pagluto ng inyong chicharon. Ayan. So, ito po ba ay malakas ang apoy o mahina ang apoy? Mahina lang po. Okay. Pero yung una po, Yung una po high yung pagpakulo, po high fire. Opo. Yung 2 to 3 hours. Opo. Ah, ayan pala, mga kapuso. Okay, pagkatapos niyan, ano na po yung isusunod natin diyan, ma'am? Pag lumambot na po, iluluto siya dun sa high fire po. Mm-hmm. Po. Ito na, ito na, yung high. Ito na yung tinatawag yung popping. Opo, yan ayan po yung popping. Ilalagay na po yan. Dito sa popping, ma'am, gaano katagal? 2 to 3 minutes lang po. Ah, mas mabilis na siya. Opo. Ayan na, oh. Opo, ready na po ang siya. Ang bilis. Opo, oo po nga, ang bilis opo nga. Oh, wow. Makikita niyo naman. Oh, saan po nakakarating yung mga chicharon po ninyo ngayon, ma'am? Sa Maynila po. Dito sa Pilipinas. Opo, okay, sa Pilipinas. Eto na. Dito na tayo sa pinakahuli, mga kapuso. Ito naman yung kanilang packing. No, ma'am? Siyempre, tinitimbang-timbang po nila rito yung kanilang chicharon. Makikita natin dito. Diyom, gloves ha. Siyempre pa, kanina pa man, naririnig nyo pa, actually narinig namin kanina pagkabagong luto, naririnig nyo pa habang nandito yung pagkakrak or pagpapap po ng ating mga chicharon. Okay, Ma'am Ruth! Apo.
kitang-kita ang kita sa Chicharon, Kapampangan. Ang tanong namin, magkano ang puhunan na pwedeng gawin ng ating mga kababayan para po makapag-start sila ng business nila sa Chicharon? Pwede pong 2,000 ang puhunan, tapos maaagawa siya ng 40 packs. Okay. Ilang grams po yun? 125 grams po. Magkano po yung, magkano nyo po ibebenta po yun pwede ngayon? Pwede pong 75 to 100. Ay! Okay. So ang kita nyo, pwedeng umabot sa 1,000 hanggang 2,000 pesos pa lamang, mga kapusunat. But, at ang kanilang henerasyon, pangatlong henerasyon na po silang gumagawa po ng chicharon na ito, mga kapuso. Eto na lang, maraming salamat, mga kapuso. Abay, syempre pa, tumutok pa rin po kayo sa inyong pambansang morning show, kung saan laging una ka, unang hiri!